Kuya, pwede pakiserve na lang on the side yung dressing, please. Sige po, sabihan nyo po sila. And by the way po, open mic po tayo ngayon. Baka gusto nyo pong gumanta. Oh, no, not for me, no. Kara, do you wanna sing something? Hindi, pass muna ako dyan para sa ikaka-safety din ng lahat. Mamaya magka-tropical depression tsaka storm surge. Hindi naman siguro. Anyway, Kuya, yes, house red wine, please. Okay po. Thank you. Thank you for making my day better. Akala ko talaga kay Erica sasama kanina. Sa masungit na yun, siyempre ikaw pipiliin ko, no? Siyempre, niligtas mo ko, tsaka ililibre mo pa ako ngayon. I will do anything for you, Greta. Lalo na ngayon na sigurado ako sa nakaramdaman ko. Nararamdaman? Ano ba nararamdaman? Baka gutom lang yan. Kumain ka na lang dyan. We have a very strong and undeniable connection, Greta. At never ko pa ito naramdaman para sa isang babae. Not even kay Blair. Kaya huwag mo sana isipin na nagmamadali ako. Pero sure na talaga ako. Mahal kita. At handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Si Blair yun. Tignan mo. Ha? Huh? Yung naka-black na dress, tapos naka-belong black. Yung pang-horror. Seryoso ba? Oo nga. Teka. Greta. Bakit? Parang tahimik ka. Hindi mo ba nagustuhan yung food? Anong hindi? Bet na bet ko nga yung pagkain kanina. Medyo naaaliw lang talaga ako sa mga pinagagawa ni Blair. Alam mo yun, may pa-disappearing act pa siya. Tapos iniwan niya pa yung belo para sa Mr. Effect. I'm really sorry about that. Blair can really be unhinged at times. Lalo na kapag hindi niya nakukuha yung gusto niya. Actually, naiintindihan ko naman kung mag-aampalaya mood siya palagi. Kasi kung ako yung nasa sitwasyon niya, masasaktan din ako. Ikaw ba naman yung hindi tuluyan ng taong pakakasalan mo? Nakakaawa nga siya eh. Diba? Greta? Oh. Come over here. Ano ba yun?